So, welcome dito sa ating channel. So, for today's video is may tuturo ako sa inyong marketplace na kung saan pwede nyong ibenta yung mga baby nyo. No? Pero bago ang lahat, i-like, share, and subscribe nyo ang video natin para maging update. So, welcome dito sa ating channel. So, for today's video is pag-uusapan natin. So welcome dito sa ating channel. So for today's video. So hello guys. So welcome dito sa ating channel. So for today's video is pag-uusapan natin kung paano nga ba may pabenta yung baby natin dito sa Tofu NFT. Pero bago ang lahat, i-like, share, and subscribe yung video natin para maging updated kayo sa mga future uploads natin. So let's start. So ito guys, may tuturo sa inyong marketplace no, na kung saan yung mga NFTs nyo is pwede nyo siyang ibenta dito. At ito yung Tofu NFT no, na kung saan ano siya, marketplace siya. Marketplace, meron pwede rin kayo mag-apply kung gusto nyo ng partnership, launchpad. Ayan, mga ano, resources, so di naman natin pag-uusapan yan. Pag-uusapan lang natin dito is paano nyo mabibenta yung baby nyo. So, nakikita dito meron tayong marketplace, no? Yan. Pag-click natin yan, ayan, may iba't ibang NFTs dyan, no? May kita nyo. May iba't ibang NFTs, may baby, may farm planet, may arm legend, yan. Meron din mga gods dyan dito na binibenta yan, katulad yan. So, paano nga ba magbenta dito, no? So, experience, sabi ko muna sa inyo experience ko dito. So, yun nga tinuro sa ato ng kaibigan ko. So, shoutout sa kanya, salamat. So, di ko na ano yung pangalan niya. So, tinuro niya sa akin itong Tofu NFT. Yun nga, sabi niya, benta ko daw dito yung NFTs ko, yung baby ko na 96. Yung stats niya is upgradable siya, no? Pwede siyang i-upgrade ng level 2 dun sa baby, no? So, makikita natin dito sa activities ko. So, yan. Bumibila ko ng mga walang kwenta dyan. Yan. Ito yung una kong, yung binenta ko, unang binenta ko dito. So, yung altcoin collector ko. So, check na natin yan. So, no. Nakalist pa yan. Tapos, na-sell yan nandito na. Ayan guys, so, makikita nyo, sell yan ha. Nabenta ko yan ng 1.3 BNB, no? So, nabenta ko yan ng 1.3 BNB yan 2 days ago na. So, kiklik natin ngayon kung ba't siya nabenta ng ganong kamahal. So, yan makikita nyo kasi dito is nasa 76 over 100 yung kanyang grid. So, pasok siya no, dun sa pag in-upgrade natin siya ng level 2. And, syempre, yung stamina is 96. So, napakataas niya guys, no? Napakataas nito, guys. Kaya, pwede talaga siyang i-upgrade. So, ayun nga. Once na ganito yung stats nyo, no? Yung first unan nyo stats is yung pangalawang stats nyo is mataas. Kasi kailangan, ang alam ko, nasa 86 to 61, yung mga ganun pataas. Pero pag ganito na sobrang kataas talaga yung stats nya, is mahal nyo talaga siya mabibenta. Dapat nga 2 BNB to eh. Kaso ginawa ko 1.3 BNB kasi, hindi ko alam na nasa 2 BNB pala yung, may nabibenta pala yung iba ng 2 BNB pa. Mas mataas pa dito. Kaya ginagawa siguro na iba, binili nila to, tapos bibenta nila ng mas mataas, no? So, ayan. Pero pag yung ganito nyo, altcoin collector nyo, is mababa yung pangalawang stats nya, tapos mataas naman dito, is mura nyo lang siyang mabibenta. So, ang alam ko, mabibenta nyo lang yun ng, ng mga $40, mga ganun nyo lang mabibenta yun. Basta pag mababa yung pangalawang stats, tas yung dalawang stats mas mababa, is mas mababa nyo siya mabibenta. Pero ang kailangan kasi, nasa 86 to 61. No? Pag ganun yung stats nyo guys, is mas bibili nung mga gustong bumili nun dito sa Tofu NFT. No? So ganun lang yung guys. So check nyo yung mga baby nyo, yung stats nya, yung first to second stats nya, kung mataas ba. No? Tapos tingnan nyo na lang dito yung kung magkano yung presyo ng ganong stats, no? Pwede kayo pumunta dito sa The Crypto Baby. Check natin. Yan. Dito sa
the Crypto Wave, pupunta lang kayo dyan. Tapos makikita nyo na yung iba't ibang NFTs dyan. So, meron din dito, pwede nyo low, yung pinakamababa. Yan o, 0.45 pinakabid nga lang siya. So, hintayin nyo talaga yan, unahan na lang. Meron din naman sa yung pinakamataas, no? Tapos makikita nyo sa mga activities nila, no? Ayan guys, so, 1.1 BNB Crypto OG. Ba't siya nabili ng ganyan? Kasi, makikita nyo dito, mataas yung stats nya. So, pag mataas yung stats nyo, kahit yung rarity nyo is, ano lang, shiller lang, is, mabibili siya ng ganito kataas, no? Mabibili siya ng ganyang kataas, no? Yan. So, ganun guys, tingnan yung stats ng baby nyo, mataas, tas ibenta nyo dito. So, paano nga ba magbenta? Wait lang. I-try natin to. Ito, bumila ko walang kwenta na to eh. So yan, halimbawa magbebenta kayo ng ganito o kaya kahit anong NFTs nyo, nabili ko lang kasi to walang value, 0-0 kaya kinuha ko lang. So yan, kung fixed price kayo, kiklik nyo yan, tapos lagay nyo 1BNB. Yan, start listing. Pag start listing nyo, may lalabas na ganyan, approve, may lalabas din na sign, kiklik nyo yan, sign. Tapos pag naklik nyo yan, may lalabas na ganito, and then sasignin nyo lang. Tapos, ang mangyayari is lalabas na yung presyo nya. Yan, 1BNB yan. Tapos makikita nyo dito kung ilan yung tumitingin nung gantong NFTs nyo. And then pag auction naman, yan, 1BNB. Tapos ilan days nyo siya ibibid, no? 1 day, 3 days, mga ganyan. Gaganyan, pipili lang kayo. Tapos mag-o-offer, kung sa ginanyan nyo yan, is mag-o-offer sila ng parang ganito. Mag-o-offer sila ng ganito guys, oh. Basta inano yun, eh no, may lalabas dito ng mga bid yan. May lalabas yan. So inilagay nyo, for example, nasa 0.53 lang, maglalagay yung iba ng 1.6, tapos pag may nagbid na naman ulit, mapalitan, outbid ulit yung iba, outbid hanggang sa kung sino yung huling matira dito, no, yung pinamataas na ano na naglagay dito. Ayun, sa kanya mabuti NFTs. Tsaka paalala lang guys, once na nagbid kayo, tapos may nakapaglagay na, bawal nyo na siya i-cancel. Kaya for example, naglagay kayo kunyan, naka-bitcoin holder kayo, tapos maganda yung stats, tapos tinesting nyo yung bidding, nilagay nyo 0.1, tapos na ano nyo na, tapos may nakapaglagay na, mahihirapan na kayo guys i-cancel nyo kasi hindi na talaga siya maka-cancel. So ingat na lang sa mga ganun, ha. Ang mas maganda siguro pag mataas yung ano nyo, mataas yung stats nyo, no? I-ano nyo na lang, i-fix price nyo na lang para maganda. Pero nasa sa inyo pa rin kung i-auction nyo, no? So ganun lang yung guys. Yan, ganun-ganun lang magbenta niyan. So, kung gusto niyo magbenta ng mga NFTs niyo, pwede niyo siya ibenta dito. No, napakaganda nitong platform na 'to. Pwede kayong magbenta ng kahit ano, kahit yung mga gods niyo, mga kahit anong NFTs niyo, guys. So, yun lang. Maraming salamat. Sana nakatulong sa inyo. And thank you very much and God bless.